Patungkol naman sa New Year's Resolution. Ano ibig sabihin ng New Year's Resolution? Ito yung paniniwala na nakasanayan, nakaugalian ng karamihan sa ating mga Pilipino o kaya iba pang mga lahi kung meron man, nakaugalian nito na pagbabalik loob o kaya pagbabago sa bagong taon. Kaya nga, New Year's eh. So, ano nga ba ang pananaw dito ng Islam? So, sa pananaw, kung titingnan natin ang pananaw dito ng Islam, mga kapatid, hindi ganito yung katuruan ng Islam. Wala ito sa katuruan ng Islam. Nabibigyan mo lang ng limit, bibigyan mo lang ng oras yung pagbabalik loob mo, bibigyan mo lang ng oras yung pagbabago mo. Dahil sa Islam, naniniwala tayo na ang kamatayan na anytime. Hindi natin alam yung kamatayan, kaya dapat anytime, everywhere, tayo ay nakahanda, tayo ay nagbabalik loob, binabago natin yung mga masasamang nakaugalian natin. Tayo ay laging nagbabalik loob kay Allah at hindi lang sa bagong taon. Kasi maling akida yan, maling paniniwala yan mga kapatid na sa bagong taon. Paano kung namatay ka sa 27th day of December? Hinihintay mo pa yung bagong taon bago ka pa magbago. Paano kung namatay ka sa 27? Eh hindi ka dumating doon sa oras na yun yung iniisip mo na magbabago ka. So yung pagbabago mga kapatid, anytime yan, walang oras yan. So tayo mismo mga kapatid yung kailangan magbago. At yung pagbabago mga kapatid ay walang oras, walang limit. Anytime, everywhere, kailangan natin magbago. Kailangan natin baguhin yung mga masasamang gawain natin. Kailangan natin baguhin yung mga masasama sa ating mga kaugalian. At hindi karapat dapat, hindi yan karapat dapat na bigyan ng oras na kung saan sa New Year lang, January 1 lang ka magbabago. O kaya doon mo lang babaguhin yung mga masasamang gawain. So, ang totoong pagbabago sa Islam mga kapatid, pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung pagbabago ay pagbabalik loob kay Allah. Kaya ka nga nagbago dahil sa nagbalik loob ka kay Allah. Hinihingi mo yung maling kaugalian mo, maling gawain mo, hinihingi mo yun ng kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yung pagbabago ay pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano nga ba talaga ang diwa ng pagbabago sa Islam? Ano nga ba talaga ang totoong diwa, totoong pagbabago sa Islam? Ito yung pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nangyari dito, naisagawa dito, nagampanan dito yung apat na mga kondisyon na sinabi ng ating mga scholar. Ano nga ba ang apat na mga kondisyon na ito para maging acceptable, para maging valid, para maging katanggap-tanggap kay Allah yung pagbabago natin o kaya pagbabalik loob natin kay Allah? Una, an-nadam. Ang pagsisisi. So kailangan magsisi tayo. Kapag tayo ay magbabalik loob kay Allah, mayroon tayong ihihingi ng kapatawaran kay Allah na kasalanan, maling kaugalian, maling gawain, maling pag-uugali. Kailangan magsisi tayo. Kailangan maramdaman natin yung pagsisisi. Kasi kung hindi tayo nagsisisi, parang mayroon pa tayong plano na babalikan pa yan. So hindi yun totoong pagbabago, hindi yun totoong pagbabalik loob. So una, dapat tayo ay magsisisi. Pangalawa, al-iqla' aw tarku dhanb, ang totally na pag-iwan sa kasalanan. So kung ang kasalanan mo halimbawa ay pakikihalubilo sa mga babae, haram na mga relationship sa mga babae, ay dapat kung ikaw ay magbabalik loob mula sa kasalanan na ito, una, dapat ikaw ay magsisi. Pangalawa, dapat totally mo yan na iwanan. Ano ba yung sinasabi natin na totally na iwanan? Kung ikaw ay sanay sa pagkikihalubilo sa mga babae na hindi mo naman kaano-ano, dapat yung nakaugalian mo na yan, yung nakasanayan mo na yan, lahat ng mga yan na magiging tulay para ikaw ay makagawa ng kasalanan na yan, dapat mo rin yang iwasan. O kaya, dapat totally na iwanan mo yan upang sa ganun ay hindi ka na
makagawa ng ganitong kasalanan. Okay, mga kapatid? So, iiwanan mo na yung pakikipag-text sa mga babae na hindi mo naman kaano-ano. Iiwanan mo na yung pakikipag-chat sa mga babae na hindi mo naman kaano-ano. Iiwanan mo na yung pakikihalubilo sa mga babae na hindi mo naman kaano-ano. Ha? Yung ikhtilat, pakikihalubilo na hindi naman na wala naman sa pamantayan ng Islam. So, ang lahat ng yun, para masabi natin na tinanggap yung pagbabalik loob mo kay Allah, lahat ng yun ay dapat mong iwanan. In short, mga kapatid, ang lahat ng may kinalaman sa kasalanan na ginagawa mo, dapat mo yang iwanan totally upang sa ganun ay hindi ka makagawa ulit, hindi mo na mabalikan ang kasalanan na yaon. Okay, mga kapatid? So, kung hindi mo rin yan ginampanan, sinasabi mo na ikaw ay nagbabalik loob mula sa kasalanan ng pambababae halimbawa, pero hindi mo rin tinalikuran yung mga gawain na may kinalaman dito, mga gawain na patungo sa kasalanan na ito, so baliwala yung pagsabi mo na ikaw ay nagbabalik loob. Kasi hindi mo rin tinalikuran totally yung lahat ng mga gawain na may kinalaman sa kasalanan na ito. So yun ang pangalawang kondisyon. Una, ang pagsisisi. Pangalawa, ang iwanan mo totally ang lahat ng mga gawain na may kinalaman sa kasalanan mo. Pangatlo, al-azmu ala adamil awdati ilal ma'asi. Ang malakas na intensyon, matibay na intensyon na hinding-hindi mo na babalikan pang muli ang kasalanan na iyong ginawa o kaya nakaugalian na kung saan ikaw ay nagbabalik loob kay Allah mula sa kasalanan na ito. So yun ang pangatlo, mga kapatid. Kailangan hinding-hindi mo na babalikan yung mga kasalanan na ginawa mo. So, taliwas ito sa nakaugalian ng iba na New Year's resolution ko no. Pero ilang buwan, ando na naman, binalikan na naman niya. Ha? Sa New Year lang niya binabago yung kanyang sarili. So wala ito sa katuruan ng Islam, hindi ganito ang katuruan ng Islam. Kabaligtaran ito sa diwa ng pagbabago, salungat ito sa diwa ng totoong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito ang totoong pagbabalik loob kay Allah. Na kunwari, New Year's resolution ko ngayon ay hindi na ako magsisigarilyo. Pero ilang buwan, ando na naman, binalikan na naman niya. Tapos sa New Year, yun din lang naman yung New Year's resolution niya. Hindi na ako magsisigarilyo. Hanggang sa ilang taon, yun lang yung New Year's resolution niya. Pero wala pa rin nangyayari sa kanya. So hindi ganito ang katuruan ng Islam, mga kapatid. Ang pagbabalik loob, pagbabago ay anytime, anywhere, kahit na anong sitwasyon ka, kahit na saang sitwasyon ka, mga kapatid, dapat ikaw ay magbabalik loob, magbabago, babaguhin mo sa abot na yung makakaya yung lahat ng mga gawain na wala sa katuruan ng Islam. Sapagkat ang kamatayan ay anytime, everywhere, pwede kanyang makita o kaya pwede kanyang makasalubong. So ganito ang pagbabalik loob sa Islam. Hindi katulad ng sinasabi nila na New Year's resolution lang, pero wala rin nababago. Wala rin nangyayari sa kanyang buhay. So wala ito sa katuruan ng Islam. Ang katuruan ng Islam ay yung totoong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Una, magsisisi tayo. Pangalawa, iiwanan natin totally yung lahat ng mga gawain na mayroong kinalaman sa ating kasalanan na iniwanan. Upang sa ganun ay hindi na tayo hindi na natin mabalikan yung kasalanan na ating iniwan. So kung halimbawa, ang iyong kasalanan na pinagsisisihan, inihingi mo ng kapatawaran kay Allah ay panonood ng mga porn videos, mga malalaswang mga video, mga malalaswang mga
larawan, kung yan ay pinagsisisihan mo, inihingi mo ng kapatawaran kay Allah, dapat lahat ng mga gawain na patungo sa kasalanan na ito, may kinalaman sa kasalanan na ito, yun ay totally mo na iiwan. Upang sa ganun ay hindi ka na makakabalik dito. Kasi kung bakit maraming nagsisisi tapos nakakabalik sila ulit doon sa kanilang kasalanan, dahil sa hindi nila totally iniiwanan, tinatalikuran ang mga gawain na mayroong koneksyon sa kasalanan na kanilang ginawa. So sinasabi nila na ako ay nagbabalik loob, hinihingi ko ang kapatawaran ni Allah, sinasabi nila yan. Ako ay nagbabalik loob mula sa panunood ng mga porn videos, mula sa panunood ng mga malalaswang video, mga malalaswang pelikula, pero sila ay nagbabalik din doon dahil sa hindi nila iniiwanan yung mga gawain na patungo sa kasalanan na yun. So kung totoo kang nagbabalik loob kay Allah, iiwanan mo ang lahat ng mga gawain na patungo rito. So iiwanan mo na yung mga nakasanayan mo mga website. Hindi, iiris mo na yan sa iyong cellphone. Iiris mo na yan sa iyong cellphone upang sa ganun ay hindi mo na yan mapindot ulit. Huwag kang pumunta doon sa mga website na kapag napindot mo yan ay mahihirapan ka nang bumalik mag-exit. So dapat kung totoong nagbabalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, pilitin mo, ikaw ay makipagdigma kay Satanas na hindi ka makalapit sa mga website na punong-puno ng mga porn videos, mga website na punong-puno, mga safha, mga page na punong-puno ng mga malalaswang larawan, mga malalaswang mga video, upang sa ganun ay hindi ka mahulog dito ulit. Kasi si Satanas, hindi kanya yan uudyukin, nasasabihin niya na ikaw ay manood ulit. Hindi ganyan yung pag-udyuk niya sa'yo. So, dadahan-dahanin ka na naman ni Satanas para makabalik ulit doon sa iyong kasalanan na pagpanunood ng mga porn videos. Una, buksan mo yung Facebook mo, ganito. Buksan mo yung page ni ganito, ganito. Hanggang sa makakita ka doon ng aura, hanggang sa meron ka makita doon na page na punong-puno ng mga malalaswa, sabi niya, silipin mo nga. Subhanallah, pag masilip mo na yan, mahihirapan ka nang bumalik. So kung ikaw ay totoo nagbabalik loob mula sa kasalanan na ito, dapat totally na iwanan mo ang lahat ng mga gawain na mayroong kinalaman sa kasalanan na ito. Ito yung totoong diwa ng pagbabago, totoong diwa ng pagbabalik loob. Kung ang New Year's resolution mo ay ganun, o kaya kung ang hindi New Year's resolution, ang ibig kong sabihin, o kaya kung ang iyong kasalanan na pinagsisisihan ay yung panonood ng porn, dapat lahat ng mga gawain na may kinalaman dito, tulay patungo dito, iwanan mo yan kapatid. Yan ang totoong diwa ng pagbabalik loob, pagbabago sa pananampalatayang Islam. Pangatlo, al-adam, hindi mo na babalikan yan. I-intentionin mo na hindi mo na yan babalikan. Pangapat mga kapatid, kung ang kasalanan na pinagsisisihan mo, hinihingi mo ng kapatawaran kay Allah, ay may kinalaman sa karapatang pantao, dapat ibigay mo sa iyong kapwa mananampalataya yung karapatan na nagasab mo, karapatan na nakuha mo sa kanya. Dapat isauli mo yan sa kanya. Ibig sabihin, humingi ka sa kanya ng kapatawaran, kung mayroon kang utang sa kanya, ibalik mo ito sa kanya. Kung halimbawa, mayroon kang ninakaw sa kanya, ibalik mo ito sa kanya at humingi ka sa kanya ng kapatawaran. Ito ang diwa ng pagbabago sa Islam. Ang totoong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na salungat sa nakaugalian ng karamihan na New Year's resolution na wala namang nangyayari. Ha? Maaaring sabihin natin na mayroon din nangyayari, pero mali. Mali talaga mga kapatid. Mayroong totoong nagbabalik loob, totoong nagsisisi, pero mali pa rin na bigyan mo ng limit yung pagbabalik loob mo kay Allah. Pagbabago mo sa mga kasalanan. Kasi ang katuruan ng Islam,
Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Katakutan mo si Allah kahit sa ang lugar ka man naroon. At sundan mo ng kabutihan ang kasamaan na iyong nagagawa. So ibig sabihin, every time na ikaw ay nakakagawa ng kasamaan, kasalanan, kasi nature natin na nagkakasala tayo. Nature natin na mga tao na nagkakamali tayo. Kasi tao tayo, tao lang tayo eh. So nagkakamali tayo. So sabi ng propeta, kapag ikaw ay nakagawa ng kasamaan, sundan mo ito ng kabutihan sa pamamagitan ng pagbabalik loob kay Allah. Dahil ang pagbabalik loob kay Allah, ang kabutihan ay napapawi niya, na nai-erase niya, napapawalang bisan niya yung kasalanan o kaya kasamaan na nagagawa ng tao. So ganito sa Islam, every time na may makita tayo na mali sa ating pag-uugali, itatama natin ito on the spot. Itatama natin ito agaran dahil hindi natin alam kung kailan darating sa atin si kamatayan. So kung hihintayin mo pa yung New Year para baguhin mo pa ito, so baka hindi ka na dumating sa panahon na yan, sa January 1 para magbago. So mali talaga yung ganitong katuruan, mga kapatid, ganitong nakaugalian. Kaya mga kapatid, so sa Islam mga kapatid, kapag mayroon tayong nakikita na mali sa ating gawain, wala sa katuruan ng Islam, on the spot, sa oras mismo na yaon, pipilitin natin, tayo ay makikipagdigma, makikipagjihad, na mapilit natin yung ating sarili na mabago natin ang maling kaugalian, masamang kaugalian na yaon, mga kapatid. Hindi na natin hihintayin yung New Year's Resolution. Ha? Halimbawa yung pagsisigarilyo, nalaman mo, na bawal pala yan sa Islam kasi nakakasira sa kalusugan ng tao. So sa oras mismo na yaon, pilitin mo, magipagdigma ka sa iyong self-desire. Pilitin mo na mabago mo ang kaugalian mo na yaon, ang habitual mo na yaon na nakaugalian mo na pagsisigarilyo. Hindi yung hihintayin mo pa. Hihintayin mo pa yung January 1 kasi special. Hindi ganyan mga kapatid. Hindi ganyan ang totoong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaman mo na mali pala yung ganito, mali pala yung panonood ng porn videos, mali pala yung panonood ng mga bold sa Islam, mali pala yung panonood ng mga mayroong mga aura. Subhanallah, naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nalaman mo na mali pala yun, so agaran mo itong ipagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Agaran mo itong talikuran, hindi yung hihintayin mo pa yung New Year's resolution mo. So mali yan mga kapatid, mali yan. So ito yung katuruan ng Islam, ito yung pananaw ng Islam sa pagbabalik loob kay Allah. Ang anytime, everywhere, kapag mayroon tayong makitang mali sa ating kaugalian, mali sa ating gawain, babaguhin natin yun agad. Tayo ay magbabalik loob agad kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga hindi natin alam kung anong oras darating sa atin ang kamatayan. So, mali talaga yung nakaugalian ng iba sa atin, karamihan sa atin ng New Year's Resolution. New Year's lang sila, New Year lang sila nagbabalik loob, o kaya New Year lang sila nagbabago. So, naway maunawaan natin ito mga kapatid. Ang punto ko lang naman dito mga kapatid ay yung totoong diwa ng pagbabago. Totoong diwa ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung pagbabago ay pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, ayon sa definition ng New Year's Resolution, ito daw ay ang nakaugalian ng mga tao, ng iba, kasama sa naunawan ko sa nabasa ko sa internet, ito daw yung nakaugalian na kung saan sa New Year ay mayroon silang babaguhin na masamang kaugalian. Ah, ito yung New Year's Resolution. Ito yung ibig sabihin ng pagbabago. Pero mali yan mga kapatid. Ah, kulang yan sa pananaw ng Islam. Bagkus ang totoong pagbabalik loob kay Allah, uulitin ko, ay ang every time na may makita kang kamalian sa iyong sarili, may malaman kang kamalian, babaguhin mo ito.
Ikaw ay agara magbabalik loob. Every time na makakagawa ka ng kasamaan, kasalanan, ikaw ay agara magbabalik loob. Magsisisi, hindi mo na hihintayin yung New Year. Wala ka nang hihintayin. Sa oras mismo na yun, magsisisi ka. Magbabalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay mga kapatid, sa pananampalataya, nawa ay maunawaan natin ito mga kapatid.